inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Sasabog ng lagim. Kung kaya hanggang magagawa, dapat takasan ni luman ang kampo ng dilim upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Paano matatakasan ang halimaw hindi na nga ito nag-iisa at nakadikit pa sa sariling katawan? Narito ang makapangalisang balagibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang mga halimaw sa dibdib ni Roselia. Sa isa na naman, gabi na lagim. Ay, dalawa niyo ako. Bakit, anak? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? At bakit sapo mo yung magkabilang dibdib mo? Hindi ko alam kung bakit, tay. Nagising na lang ako na kumikirot yung magkabilang dibdib ko. Ha? Ngayon lang po ito nangyari sa akin. Ngayon pa naman po kaarawan ko. Sa akin, 18 taong gulang. Ay, 18 taong kaarawan? Oh, hindi. Itong parang
Pinanggit ni Maura sa kanyang sumpa. Hey, sinusumpa ko, Lino. Pagtungtong na magiging anak mo sa kanyang 18 gulang, magaganap sa kanya ang lagim ng aking sumpa. Ang sumpa ng mangkukulang! Hindi. Hindi maaaring magkatotoo ang sumpa ni Maura. Ano pong pinubulong niyo, itay? Sela, dadaling kita sa ospital para malaman natin ang dahilan ng biglang pagsakit ng dibdib mo. Bilisan natin, itay. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang kirot ng dibdib ko. Huh? Parang inahalo ka yung magkabilang dibdib ko sa sakit! Ay, napakasakit! Lino, mawawala rin ang pagsakit ng magkabilang dibdib ng anak mo. Yan ang dahilan. Kaya naparito ako sa iyo, Maura. Pero hindi ang galit na matagal nang nakabilanggo sa puso ko. Matagal nang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabubura sa utak ko, sa puso ko, ang panluloko mo sa akin. Hindi kita niloko. Pinapaniwala mo ako, mahal mo ko. Totoong minahal kita. Bakit pinagpalit mo ko sa ibang babae? Nagkataon lamang na natuto akong magmahal sa iba. Pagmamahal na higit sa pagtinging inukol ko sa iyo. Kaya nakipagtanang ka sa iba? Kasi naman ikaw ang pinakasalan ko. At habang buhay akong makisama sa iyo, gayong may iba akong mahal. Labis mong sinugatan ng damdamin ko. Kaya nag-aral ako ng karunungang itim para makipaghiganti sa'yo. Humingi na ako ng tawad sa'yo noong bago ako nag-asawa. Hindi kita pinatawad at hindi kita mapapatawad kailanman. Kaya sumumpa ako. Ako nagkasala sa'yo, Maura. Bakit idinamay mong anak ko sa galit mo sa akin? Nabalot na ng sumpa ang pagkatao ng anak mo! Nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa. Bawiin mo na ang sumpa mo sa anak ko. Namatay na ang asawa ko sa pagsisilang kay Roselia. Ayokong mawala pa sa akin ang anak ko. Ay, Roselia. Matutuwa ang itay mo pag-uwi niya. Parang nagdahilan ka lang eh. Hindi ko nga rin maintindihan, Gimo. Noong nakaraang araw, wala sumakit na matindi yung magkabilang dibdib ko. Kaya nga alalang-alala sa'yo kaming mga kaibigan mo. Lalo pa nang mabalitaan kong isugod ka ng itay mo sa ospital. Ang importante na wala na yung kirot sa dibdib ko. Bakit ka biglang natigilan, Roselia? Gimo! May gumagalaw sa dibdib ko. Gumagalaw? Parang may gustong lumabas sa makabilang dibdib ko. Kasaysayang tampok sa limbong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Doktor, ngayon niyo ako pinababalik dito sa ospital. Mr. Lopez, malinaw ang resulta ng x-ray sa anak mo. Ano hong sakit ng anak ko? Wala kaming makita ang dahilan ng pagsakit ng magkabila niyang dibdib. Kung gano'n, malamang na totoong kinapapahala ko. May sinasabi ka, Mr. Lopez? Walang sakit si Rosella. Ang biglang pagsakit ng dibdib niya ay kakakawa ni Maura. Ang mangkukulang! Anong kailangan mo, Lino? Maura,
Kahit nakatalikod ka, alam mong nagbalik ako. Walang malilim sa gaya kong mangkukulam. Bakit ka nagbalik? Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Walang makapapawi sa naging galit ko sa'yo. Sabihin mo ang gusto mong mangyari. Ang gusto mong gawin ko. At lahat gagawin ko. Bawiin mo lang ang sumpa mo sa anak ko. Walang makapapawi sa sumpa ko sa anak mo, Lino. Habang buhay na niyang tataglayin sa kanyang pagkatao, ang sumpa ng mangkukulam! Sabi ni Itay, tiniyak ng doktor na wala akong sakit. Ano naman ang dahilan ng biglang pagkirot ng magkabi ng dibdib ko nung nakaraang araw? Gumagalaw na naman yung magkabilang dibdib ko. Paulit-unit. Nakalakas ang paggalaw. Roselia! May tumatawag sa akin. Roselia! May dalawang tumatawag sa akin. Ako lang nandito sa kwarto. Sino tumatawag na yun? Nasaan sila? Lalong kumalaw ang magkabilang dibdib ko. Unti-unti nawawakwak ang damit ko. Dito sa tapat ng magkabilang dibdib. Parang may umangat-ngat sa damit ko. Ano itong lumalabas sa magkabilang dibdib? Mga mukha! Hey, mga nakakilabot na mukha ng halimaw! May mga halimaw sa dibdib ko! Kasaysayang tampo sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagim. Ambis humaba ng mga talahib dito sa likod bahay. Oh, Roselia, kising ka na pala. Nakapagluto na ako ng almusal, anak. Mauna ka nang kumain. Tatapusin ko itong paggapas ng mga talaib bago ako mag-almusal. Tay! Tignan niyo yung balat sa mukha ko, pati dito sa mga kamay at braso ko. Ha? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko po alam. Nagising na lang ako. Ganito yung nangyari sa akin. Nakalubot ang balat mo. Parang tumanda ka. Bakit ako nagkaganito, Tay? Para po akong isinumpa. Susa? Oo, Roselia. Si Susa ang nasa kaliwang dibdib mo. At si Diogo naman ang nasa kanang dibdib mo, Roselia. Mga halimaw! Tama ka. Mga halimaw kami na nakadikit sa katawan mo. Kayo? Ang may kagagawan? Kaya nang ulubot ang balat ko? Mawawala rin ang pagkulubot ng mga balat mo. Mananariwa uli ang katawan mo. At mas gaganda ka pa kaysa dati. Kung susundin mong iutos namin sa'yo. Anong Nang ulubot ang balat mo,
dahil nagugutom kami. Kapag nakakain kami at nabusog, magiging bata ka na uli at maganda. Kaya dapat mo kaming bigyan ng aming pagkain. Mag-alay ka sa amin ang makapagpapabalik sa iyong kabataan at kagandahan. Anong pagkain ang iaalay ko sa inyo? Puso ng isang lalaki. Puso ng isang lalaki? Si Roselia sa kanyang 18 taong gulang, kumirot ng matindi ang kanyang magkabilang dibdib. Bunga ng naging sumpa sa kanya ng magkukulang na si Maura. May dalawang mukha ng nakapanghihilabot na halimaw na lumabas sa magkabilang dibdib ng dalaga na nag-utos sa kanyang mag-alay ng puso ng lalaki sa mga halimaw. Huwag kang mabahala, Rosella. Awa, nagtatagal. Lalong nangungulubot yung balat ko. Lalo ako nagmumukhang matanda. Sabi ko naman sa'yo, gagawa ako ng paraan para mabalik sa dating itsura mo at magamot ang sakit mo sa balat. Hindi ordinaryong sakit sa balat ang nangyari sa akin. Huwag kong ano-anong isipin mo, anak. Gagaling ka rin. Ipinatawas na kita sa isang albularyo. Isinuot ko na po ay yung kwintas na bigay ng albularyo na pangontra sa masasamang espiritu at maligno. Pero wala pa rin pagbabago sa itsura ko. Roselia, ikaw ba'y nagpatuloy ang pagtanda ko? Baka tuloy na ako mamatay. Bakit balot ng kumot ang mukha at buong katawan mo, Roselia? Hindi mo. Matalik tayo magkaibigan, kaya pinatuloy kita dito sa bahay namin. Hindi ako napapakita, nakikipag-usap sa ibang tao. May problema ka ba? Alam ko mapagkakatiwalaan kita, kaya hindi na ako maglilihim sa'yo. Ipapaalam ko't pakikita sa'yo ang mabigat kong problema. Parang gumagalaw ang magkabilang dibdib mo, Roselia. Talagang gumagalaw mga ito. Dahil may nakadikit sa katawan ko ng mga mukha ng halimaw. Mukha ng halimaw? Oo. Nakakakilabot na halimaw na nag-uutos sa akin. Roselia. Ipapakita ko sila sa'yo. Para maniwala ka. Hindi na kailangan, Roselia. Lahat ng sabihin mo, pinaniniwalaan ko. Kaya gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Kimo? Pangako, Roselia. Tutulungan kita. Ano man ang misteryo at lagim na nangyayari sa'yo. Lino. Kung noon ay iniwasan mo ko. Ngayon naman, paulit-ulit kang nagbabalik sa'kin. Maura. Tumalab na ang sumpa mo sa anak ko. Kasalanan mo! Huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ikaw ang dahilan. Kaya sumampalataya ako sa Panginoon ng kadiliman. Kaya yumakap ako sa gawain ng mga kampo ng dilim. Hindi na ako makikiusap sa'yo. Hindi na ako magmamakaawa sa'yo. Pero binabalaan kita. Lino! Sa ayaw at sa gusto mo, bawiin mong sumpa mo sa aking anak.
Kapag patuloy mong pinahirapan si Roselia, kapag napahamak siya dahil sa kagagawan mo, papatayin kita. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim! Father Rod, nakikiusap po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi mo kailangan makiusap at magmakaawa, Gimbo. Mula nang maging Paris Priest ako sa parokyang ito, lahat ng lumapit sa akin, tinutulungan ko. Father, paano po kaya natin matutulungan si Roselia? Huwag kang masyadong mabahala at mag-alala. Lahat ng problema may kalutasan sa tulong ng ating Panginoon. Nasabi ko na po sa inyo ang mabigat na problema ng kaibigan ko. Tutulungan natin siya. Ipagdadasal natin. Father. At bibigyan kita ng malamang na makatulong sa kaibigan mo para mulutas ang nangyayari sa kanyang misteryo. Sinaktan mo na ako ng labis noon, Lino. Kaya sinumpa ko na magmahal. Kaya naging baton na ang puso ko. Ngayon, pinagbantaan mo naman ang buhay ko. Sa ayaw at sa gusto mo, bawiin mo sumpa mo sa aking anak. Kapag patuloy mo pinahirapan si Roselia, kapag napahamak siya dahil sa kagagawan mo, papatayin kita. Wala kang magagawa laban sa akin. Ang hindi ko nagawa sa iyo noon, Lino, ay kakawin ko ngayon. Magsasagawa ako ng ritual at orasyon para sa'yo ang manikang basahan ito na magiging replika ng iyong pagkatao, Lino. At ang karayom na ito, ang mga ito ang gagamitin ko labin sa'yo, Lino. Kaya bago mo pa magawa ang banta mo sa akin, bago mo pa ako mapatay, kukulamin na kita. Roselia, ang itay mo. Hindi pa umuuwi, Gimo. Malamang naghahanap pa yun ng paraan para matulungan ako. Ihintayin ko sana siya para hingin ang kanyang pahintulot sa gagawin ko. Anong gagawin mo? Pero baka maging huli na ang lahat para sa'yo Kaya susundin ko na ang mong kahi sa akin ng pare para matulungan kita agad. Kahit wala pa ang itay mo. Anong laman ng botelyang yan? Holy water ito. Meditadong tubig? Oo. Ilantad mo na ang mga halimaw sa dibdib mo, Roselia. O sige, susundin kita. Ayan, nakalantad na sila. Nakakakilabot ang kanilang anyo. Parang natutulog sila. Ngayon nakalantad na ang mga halimaw sa magkabilang dibdib mo. Sasabuyan ko na sila ng holy water. Thank you.
kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Klaseng kampo ng dilim ang mga halimaw sa magkabilang dibdib ni Roselia. Umusok sila na sabuyan ko sila ng holy water. Pero hindi sila namatay. Ang masaklap pa, pati si Roselia nasaktan at parang napaso sa holy water. Ay, ano ba? Walang madaang tricycle. Maglalakad na lang ako. Tatakbo na lang ako papuntang simbahan para maisangguni ko sa pari ang nangyari, para maturuan niya ako kung paano ko tuluyang mapupuksa ang mga halimaw sa magkabilang dibdib ni Roselia. Gabo! Manglino! Oh, bakit ka umahangos? At bakit parang ligalig ka? Eh, mabuti po dumating kayo. May dapat po kayong malaman tungkol sa inyong anak. Anong daw? Ang ulo ko. Manglino? Biglang kumilat ang ulo ko. Napakatindi ng sakit. Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. At upang mawala na rin
ang sumpa nito kay Roselia. Subalit ang pagkamatay ng mangkukulang, ang naging kamatayan din ng matandang lalaki. Pinagbalakang biktimahin si Gemo ng mga halimaw sa dibdib ni Roselia. Ano, Rosella? Ang mga halimaw sa iyong dibdib ang pumatay sa kalugar natin, si Minyong? Oo, Gemo. Kaya nga kita tinawagan habang natutulog sila. Hindi ko agad inamin sa iyo sa utos na rin umakap po ng dilim na nakadikit sa katawan ko. Mabuti, madali mong natutuhan ng paggamit ng cellphone na ibinigay ko sa iyo. Mga mamamatay tao pala ang mga halimaw sa dibdib mo. Puso ng lalaki ang kanilang pagkain. Na kapag hindi mo na ibigay sa kanila, pahihirapan ka nila? Oo, at patatandain. Kaya pala, nangulubot na naman ka mo ang iyong balat. Nagmukha na naman nga ako matanda. Kaya nagtalok mo uli ako mula ulo hanggang pa. Talagang hindi dapat makita ng ibang tao ang itsura mong tumanda. At lalong hindi nila dapat makita ang mga halimaw sa aking dibdib. Dapat, Roselia. Kapag nakita ng ibang tao ang mga halimaw sa dibdib mo, malamang na manganib ang iyong buhay. Inay, aalis po muna ako. Saan ka pupunta, Gimo? Kay na Roselia po. Hindi ka aalis. Inay, alam niyo naman po na matali kong kaibigan si Roselia. May problema po siya at kailangan niya ng tulong. Hayaan mo ng ibang tumulong sa kanya para hindi malagay sa peligrong buhay mo. Inay. Narinig ko ang pakikipag-usap mo kay Roselia sa telepono. Kaya alam ko ang misteryo at lagim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi po gusto ni Roselia nangyari sa kanya, Inay. Problema niya na yun. Nagsosolon na po siya sa buhay. At ako na lamang po ang maaasahan niya makakatulong sa kanya. Gimo, may iba pa siyang mga kaibigan. Inay, hindi lang po kaibigan ang turing ko sa kanya. Ano? Mahal ko po si Roselia. Lalong hindi kita papayagang patuloy na makipagmabutihan sa kanya. Layuan mo si Roselia. Hinding-hindi ako papayag na patuloy mong mahalin ang isang babaeng may mga halimaw sa dibdib na pumapatay ng tao! Ang dibdib ko. Masakit. Huwag ka nang magkunwaring natutulog, Roselia. Talagang pahihirapan ka namin para sundin mo ang aming utos. Mga halimaw! Umamol ka! Maghanap ka ng lalaki. Gutom na kami. Kailangan namin kumain ang puso ng lalaki. Kapag hindi ka kumilos, pagdating ni Gimo, papatayin namin agad siya. Huwag! Maawa kayo sa kanya! Sila! Huwag niyo lang biktima yung si Gimo. Ako na lang patayin niyo. Kainin niyo ang puso ko. Patayin niyo na ako! Kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagim. Gimo? Inay? Aalis ka? Eh... Aalis ka ng walang paalam para puntahan si Roselia. Hindi ko po siya kayang pabayaan. Ilalagay mo sa peligro ang buhay mo.
Babaliwalain mo ang pag-aalala ng sariling magulang mo? Dahil lamang sa isang babaeng may mga halimaw sa dibdib. Sorry po, inay. Gimo, kahit matagal lang yung maawang ama mo, hindi ako papayag na isubo mo sa peligrong buhay mo. Sorry po. Gimo, pagbalik ka! Gimo! Bilib naman ako sa'yo. Kababae mong tao. Naglalakad ka mag-isa sa 10 oras ng gabi. Sa ganitong lugar na madilim at walang ibang tao. Alam kong may makakatagpo ako dito tulad mo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi. Hold-upper ako. Rapist. Tulad mo ang kailangan ko. Ah, ganun ba? Ganyang palaban ka, halika. Ha? Magagawa mo sa akin ang lahat ng gusto mo. Talagang gagawin ko sa'yo lahat ng gusto ko dito sa dilim. Dito, dito tayo. Dito kita ubaran habang pinapaliguan kita ng halik. Hmm? Magagawa rin sa'yo ang lahat ng gusto ng mga halimaw sa dibdib ko. Lalaki, ikaw ang titigaw sa aming gutom. Ano itong nasa magkabilang dibdib mo? Nakapangingilabot ng mga mukha, mga halimaw. Tama ka na lang. Hindi. Mga halimaw kami. Nasasakman sa katawan mo. Wawakbang sa dibdib mo. At nalamon sa iyong puso. Roselia, gusto mo bang tumigim ng puso ng tao? Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. At nagbalik na ang iyong kabataan. Bata ka na uli. At magandang maganda. Kung hindi niyo lang ako tinakot, nabibiktimahin niyo si Gimo. Hindi ako susunod sa utos niyo. Talagang papatayin namin siya. Kung hindi ka naghanap ng ibang lalaki, aming mabibiktima. Nakapanditiri ang ginagawa niyo pagpatay. Sinasakpan yung katawan ng lalaki. Winawakwak niyo ang dibdib. Nilanlang mo ng puso. Halos bumaligtad ang sikmura ko sa ginagawa niyo. Mati mong pahirapan ka namin. Huwag lamang namin galawin si Kimo. Napakabuti mo namang kaibigan. Hindi lamang kaibigan para sa akin si Kimo. Mahal ko siya! Mahal na mahal ko si Gimo! Kaya ba kayo usap? Huwag niyo siyang bibiktimahin! Huwag na huwag niyo siyang papatayin! Pupuntahan sana kita dyan eh. Pero baka nagpapahinga ka na. Kaya tinawagan na lang kita. Nakabala ko ba ang tulog mo? Hindi, Gimo. Kararating ko lang dito sa bahay nung tumawag ka. Umalis ka? Saan ka naman nagpunta? Naganap na naman ako ng biktima ng mga halimaw sa dibdib ko. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo para masunod lamang ang kahayukan ng mga halimaw sa dibdib mo. Wala akong magawa para tutulin sila. Kapag hindi ko sinunod ang kanilang utos, pati
pati ikaw. Bibiktimahin nila. Roselia, may paraan pa para hindi malagay sa peligro ang buhay mo sa tuwing mahahayok sa puso ng tao ang mga halimaw sa katawan mo. Kimo! Ako na. Ako na ang maghahanap ng magiging biktima ng mga halimaw sa dibdib mo. Siya mabilis tumanda at hindi pahirapan ng mga halimaw sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mag-alay ng puso ng lalaki sa mga kampo ng dilim. At upang hindi biktimahin ng mga halimaw, sige mo, muli ng akin ang dalaga ng isang lalaki na pinatay uli ng mga halimaw at kinain ang puso. Dahil naman sa pagmamahal ng binata kay Roselia, nagpa siya itong siya na ang maghahanap ng lalaking biktima ng mga halimaw sa dibdib ng dalaga. Halimaw! Roselia, huwag mo nang itago ang binigay sa iyo ni Gimo para magkatawagan kayo. Narinig namin ni Susa ang pakikipag-usap mo sa kanya. Nagkunwari lamang kami ni Jogo na natutulog. Susa! Jogo! Roselia, wala ka namang dapat ilihim sa amin. Sampayon kami sa mungkay sa iyo ni Gimo. Kami na siya ang maghanap ng lalaking aming magiging biktima. Huwag lamang siyang magkakamali. Tiyakin lamang niya na lalaki ang iaalay niya sa amin. Sapagkat puso lang ng lalaki ang makatitigaw sa aming kagutuman. At puso ng lalaki lamang ang lalong makapagpapagsik sa aming kapangyarihan. Mga halimaw, kung puso ng isang lalaki ang kalakasan nyo, ano ang inyong kahinaan? Hindi mo na dapat pang malaman. Kami lang ang nakakaalam. Kayo na rin ang nagsabi na iisang katawan tayo, iisang buhay. Ang kamatayan nyo ay aking kamatayan. Totoo. Kaya dapat kang maging maingat at maging kami. Dahil isang pagkakamali lang ng sino man sa atin ay mangangahulugan ng ating kamatayan. Tao po! Tao po! Tao po! Magandang gabi po. Kayo ba si Aling Perla? Ako nga. Ako si Emil, taga Maynila. Kararating ko lang ho dito sa probinsya nyo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ginabi ho kasi ako sa biyahe. Naghahanap po ako ng matutuluyan. Meron nung nakapagsabi sa akin na meron daw kayong alam na mga bahay na pinarerentahan dito sa lugar na ito. May mga nakatira na sa mga bahay na alam kong pinauupahan. Kahit to bed space lang, yung panlalaki. Wala akong alam na nagpapaupa ng bed space para sa mga lalaki. May alam po ako, Inay. Ah,
Gimo, mabuti't umuwi ka na. Ay, hindi na po ako tumuloy kina Roselia dahil gabi na. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ng lalaking ito at ang problema niya. Oo nga, kaibigan. Saan ba may bed space dito? Eh, tuturo ko sa'yo. Sumama ka sa akin. Gimo. Pag naituro ko na sa kanyang matitirhan niya, uuwi na rin po ako agad, Inay. Salamat, kaibigan. Talagang kailangan ko makakita ng matitirhan. Takot akong matulog kung saan-saan lang eh. Kahit na lalaki ako. Dito na lamang tayo, kaibigan. Ha? Kaibigan, wala namang mga bahay dito. Tsaka ang dilim. Saan dito meron pwedeng matiran? Uy, bakit dumampot ka ng kapirasong kahoy? Sorry, kaibigan. Ha? Sorry! Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Dito sa likod ng mga talahib. Dito ko ilalagay ang walang malay na lalaking ito. Yan. Ayun. Tatawagan ko na si Roselia. Asan ba yung cellphone ko? Hello? Imo? Hello, Roselia. May lalaki na akong maialay sa mga halimaw sa iyong dibdib. Asan ka? Dito sa bukana ng gubat, sa tabi ng puno ng mangga, sa mga talahib. Pupunta kami dyan. Magmadali kayo, Roselia. Dapat makarating kayo rito bago magkamali ang lalaking ito na magiging biktima ng mga halimaw sa dibdib mo. Magmadali ka, Roselia. Ito na nga oh, tumatakbo na nga ako oh, mga halimaw. Sagutom namin ni Diogo. Pagdating namin sa kinaroroonan ng aming biktima, sasakmaling kagad namin ang kanyang katawan. Mawakukin agad ng matatalas naming pangil ang kanyang dibdib. Lalamunin agad namin ang kanyang puso. Pero huwag magkakamali si Dimo. Nalilangin kami ni Susa. Sino mang manlilinlang sa amin ni Diogo ay parurusahan agad namin ang malagim na kamatayan. Kapag nagkamalay ang lalaking ito, papaluin ko na lang uli ng kahoy sa ulo. Gibo! Roselia? Nasaan ka? Dito, Roselia. Sa likod ng mga talahib. Nasaan na? Nasaan yung lalaking ialay mo sa mga halimaw? Eto, narito. Nakabulag ta siya. Nawalan siya ng malay nang paluin ko sa ulo kanina. Lumapit ka na sa kanya, Roselia. Oo. Sakmalin na natin ang katawan niya, Diogo. Oh, Susa. Wawasakin na natin ang dibdib ng lalaki. Lamunin na natin ang kanyang puso. Dimo! Roselia? Parang gusto bumaligtad ng sigura ko sa ginagawang pagkain ng mga halimaw sa puso ng lalaki. Biktima nila! Sandali lamang. Nagawa agad nilang lamunin ang puso ng lalaking walang mal. Ha? Ano ito? Kailangan sa akin ito. Ako rin, nagdidilim din ang paningin ko. Tahan ito, Diogo. Naiing puso ng lalaki ang kinain natin. Puso ng babae. Babae? Babae ang mialay sa tibig mo. Mga halimaw, lalaki ang inalay ko sa inyo. Hindi. Puso ng babae ang nakain namin.
lang kami! Kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim. Roselia? Gimo! Bakit kayo mayakap sa akin? Hindi ko mapigil ang mga kamay ko. Nakusang yumakap sa'yo. Gimo, hindi na si Roselia ang nagpapagalaw sa katawan niya. Pinakilos na ang katawan niya ng aming kapangyarihan dahil sa panlilinlang mo sa amin. Mga halimaw! Puso ng lalaki ang nakabubusog sa amin at napapagpapalakas ng aming kapangyarihan. Ang puso ng babae naman. Ang puso ng babae ang nakakalasan sa amin. Hindi ko alam. Pagbabayaran mo ang panlilinlang mo sa amin, Gima. Bago kami mamatay, sasakmalin namin ang katawan mo. Hindi. Huwag! 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 Pangalawa niya na! Huwag! Mga halimaw! Huwag! Kunin namin ang iyong puso! Huwag! Gimo, anak ko! Kung dahil na patay rin si Roselia nang may mga halimaw pala sa kanyang magkabilang dibdib. Kung nakinig ka lamang sa akin, Gimo, hindi ka mapapahamak. Hindi ka magiging biktima ng mga halimaw sa dibdib ni Roselia. Ng mga halimaw na magsabog ng lagim upang lalo maging mabagsik ang kanilang kapangyarihan. May paraan din ang kalikasan upang wakasan ang buhay ng mga mapinsanang halimaw. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang mga halimaw sa dibdib ni Roselia. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim. Mga nagsigana, sana Villegas, Alan Ortega, Bills Angeles, Leo Angelo Alcantara, Susan Robles, Bobby Cruz,
at Phil Cruz. Naglapat ng tunog. Tenyong. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical ni na Eric Losero at Bong Muyar. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon